Ah, ang kanyang kaakit-akit na mga mata. Mga matatamis na ngiti ng kanyang labi. Buhok na sumusunod sa kanyang bawat galaw. Ang himig ng kanyang boses. Talino at dignidad. Ah, aking sinta, Leonor Rivera. Una kong nakilala si Leonor sa Davao. 13 taong gulang pa lamang siya noon, ngunit nagpapakita na siya ng kanyang angking kagandahan. Nang ako'y nag-aral sa Universidad ng Santo Tomas, ako ay nanirahan sa Casa Tomasina kung saan ang kanyang ama na si Tio Antonio ang tagapangasiwa. Isang beses, napaaway ang grupong estudyanteng Pilipino na pinamumunuan ko sa mga Espanyol na estudyante. Nagkainitan at ako'y natamaan at nawalan ng malay. Sa aking pagising, nakita ko na si pinsan na pala ang nag-aalaga sa akin. Maliban para sa bayan, masaya ako na ako'y nakipagmuno. Taong 1882, ako ay umalis patungong Europa. Isa ang ama ni Leonora na si Tio Antonio na tumulong sa akin upang makaalis ng bansa. Doon, ako ay nag-aral ng medisina at umapila para sa independensya ng mahal na bayan. Bago ako umalis, ay nag-iwan ako ng isang tula ng pamamaalam para kay Leonor. Ito rin ang nagsimula ng pagsusulatan namin sa isa't isa. Noong una, ang mga laman nito ay mga sitwasyon dito sa Europa. Ngunit di kalaunan ay naging palitan ng matatamis na salita na naglalaman ng pag-ibig ko sa kanya at niya sa akin. Ang sulatan naming ito ang dahilan kung bakit sa dami ng magandang babae sa Europa ay hindi ako umibig at patuloy na nagpursigi para sa bayan at para sa hinaharap na makabalik ako sa Pilipinas at ang matamis na ngiti at yakap ni Leonor ang sasalubong sa akin. Balik ko sa Pilipinas taong 1887 ay sinubukan ko na makipagkita kay Leonor at ganon din si Leonor sa akin. Ngunit pinigilan ako ng aking ama sa kadahilan ng ako'y nabansagan ng filibustero at subversibo. Kung makikipagkita ako sa kanila ay maaaring malagay si Leonor sa kapahamakan pati na rin ang kanyang pamilya. Taong 1888, minto na ang mga sulat na pinapadala ni Leonor na dumadating sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Ako'y nasasabik at umaasa na kami magkikitang muli, kaya ako'y patuloy na sumusulat upang maiparating sa kanya ang aking mga nararamdaman. Nang malaman ko na si Leonor ay naipangako na sa ibang lalaki at sila'y ikakasal na, matinding sakit ang aking nadama. Magulo ang nadarama ko ng mga panahong iyon. Lahat ay planado ng kanyang ina at nobyo. Ang mga sulat namin sa isa't isa ay pinigilan at di kami hinayaang magkita hanggang umabot sa puntong ito.
kanyang kaakit-akit na mga mata, ang mga may tamis na ngiti sa kanyang labi, buhok na sumusunod sa bawat galaw niya, ang himig ng kanyang boses, ang aking sinta, si Leonor Rivera ay mapupunta na sa iba. Pagmamahal ko kay Leonor ay kasing lakas ng pag-ibig ko sa bayan. Kaya ang pag-ibig na ito ay binigyan ko ng buhay sa katauhan ni Maria Clara. Isang dalagang Pilipina sa karakter at disiplina. Pag-ibig na totoo at puro na mananatili hanggang may nagbabasa ng mga nobelang isinulat ko.